At ngayon, ang tatlong matinding trahedya ng sangkatauhan ay? Ano ang tatlong matinding? Trahedya ng sangkatauhan. Ang tatlong matinding trahedya ng sangkatauhan. Ang tatlong matinding trahedya ano nga ba ang trahedya? Ngayon ang 4,000 taon ng mga Israelita. Ang 4,000 taon ng mga Israelita. Sa 4,000 taon, si Jesus ay bumaba mula sa langit. Si Jesus ay dumating. Siya ay isinilang. Ibinigay sa atin ni Jesus ang salita ng Diyos. Ito ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos at ang tagapagligtas. Hindi nila nauunawaan na sa wakas, ang salita ng Diyos ay tagapagligtas. At ano ang ginawa nila kay Jesus? Siya'y ipinako nila sa krus. Kung malugod nilang tinanggap si Jesus sa sandaling yun, marahil bumaba ang Diyos sa mga Israelita. Natural na ang Diyos ay bumaba sa mga Israelita. At ang kaharian ng langit marahil ay nasimulan. At naisakatuparan na. Gayunman, hindi bumaba ang Diyos sa mga Israelita. Sa halip si Satanas ay bumaba sa kanila. Ito ang trahedya ng sangkatauhan. At ngayon tinatawag natin ang Israelita na unang Israel. Ngunit nabigo sila sa huli. Sa pagsisikap ng mga Israelita, malugod nilang tinanggap si Jesus sa tinahak nilang 4,000 taon. Gayunman, hindi nila lubusang natanggap si Jesucristo. Sa halip ipinako nila siya sa krus. Ang mga Israelita sa wakas, sinakop ni Satanas ang mga Israelita. Ito'y nangangahulugang sinakop ni Satanas ang mga Israelita. Sa kabila ng lahat, ang layunin ni Jesus na kaligtasan ay pagbaba sa mga Israelita upang makamtan nila ang kalubusan. Ibig niyang ilayo si Satanas sa mga Israelita. Ngunit sinakop ni Satanas ang mga Israelita. Kung gayon, ang pagkakapako kay Jesus sa krus ay nangangahulugang nalupig sila ni Satanas at sinabi nilang ipakos si Jesus sa krus. At ang sumunod sa mga Israelita ang Kristiyanismo. Ang 2,000 taon ng Kristiyanismo. Kristiyanismo sa loob ng 2,000 taon. At ang resulta ng 2,000 taon ng Kristiyanismo, tinanggap nila ang Diyos ng ikalawang pagdating. Ang Diyos ay bababa sa kanila. Kung siya ay bumaba sa kanila,
Matutupad ang kanyang kaloob sa bahaging ito. Ang kaharian ng langit ay dadating. Sabi ng Ama, sa loob ng 7 taon ang kaharian ng langit ay dadating. Gayunpaman malayo ang Kristiyano sa pagtanggap ng Diyos sa ikalawang pagdating. Malayo sila sa pagtanggap sa Diyos ng ikalawang pagdating. Sa halip ay hindi nila tinanggap ang Diyos ng ikalawang pagdating. Hindi man nila siya ipinako sa krus, hindi nila ito tinanggap. At ang salita ng Diyos ng ikalawang pagdating ang nagdala ng salita. Ito rin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang salita. Bumaba ang salita. Bilang divine principle. Ngunit hindi nila ito tinanggap. Ang mga Kristiyano. At muli silang sinakop ni Satanas. Sumakop si Satanas. Sumakop si Satanas. At ang ikalawang Israel ay nabigo sa wakas. Ang salita ay walang iba kundi ang tagapagligtas. Ito ang tagapagligtas. At pagkatapos, tinatag ng tunay na ama ang Unification Church kasunod ng Kristyanismo. Ang 40 taon ng Unification Church. Sa loob ng 40 taon nito'y dumating ang banal na espiritu. At ang banal na espiritu na kung saan ito'y ang tunay na magulang. Ang salita ng tunay na magulang. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang salita. Pero ito ay mga magulang. Sa wakas malugod nating tinatanggap ang magulang, hindi ba? Ito ang hinihintay ng kasaysayan ng tao. Sa wakas ang magulang ay bumaba sa lupa. Ito ang salita ng tunay na pag-ibig. Ano ang salita ng tunay na pag-ibig? Ito ang katotohanan. Ang salita ay ang tagapagligtas. At hindi matanggap ng Unification Church ang salita ng banal na espiritu. Nabigo din ang ikatlong Israel. Ito ang trahedya ng Diyos. At sa paraang ito, kung tinanggap ng Unification Church ang banal na espiritu, bumaba sana ang Diyos sa Unification Church. Sa kasamaang palad, hindi nila ito muling tinanggap at si Satanas ay bumaba sa kanila. Ito ang nangyari sa kanila. Sa huli, sa oras na ito, sa kasamaang palad, itinatag ng tunay na ama. Ngayon bilang Cosmic True Parents Federation, tayo ay pupunta sa daan ng pagiging perpekto. Gayunman hindi tinanggap ng Unification Church ang banal na espiritu, walang nagawa ang ama kundi itatag ang ika-apat na Israel, ang Cosmic United True Kingdom Federation. Ito ang Cosmic United True Kingdom Federation. Itinatag ng Diyos ang ika-apat na Israel. Itinatag ito ng tunay na ama. Ito ang Cosmic United True Kingdom Federation. Tinawag din ang Ama at ang Unification Church rin ay Cosmic United True Kingdom Federation. Kaya tinuruan ng Ama ang Unification Church.
Itinuro ng Ama na ang Unification Church ay ang ikaapat na Israel at tinahak nila ang daan tungo sa Diyos. Kung gayon ang Unification Church ay ang ikaapat na Israel din. Sinabi ng Ama na ang Cosmic United True Kingdom Federation ay magkatulad. Ang Unification Church at ang Cosmic United True Kingdom Federation ay magkatulad. At nagsasabi na ang Cosmic United True Kingdom Federation ay pareho at tinahak ang ikaapat na Israel. Gayunpaman, katulad ng inyong alam, ang Israelita ay ang lumang tipan. Ang banal na Biblia. Israelita, ang banal na Biblia, ang lumang tipan, ang bagong tipan, Kristyanismo, ang Israel, patawad. Dinala sa atin ni Jesus ang banal na Biblia at ang bagong tipan. Dinala ng Diyos ng ikalawang pagbalik ang divine principle. Ang banal na Espiritu ang nagdala sa atin ang katotohanan. Ang mga nag-aral ng lumang tipan ay ang unang Israel. Ang mga nag-aral naman ng bagong tipan ay ang ikalawang Israel at ang mga nag-aral ng divine principle ay ang ikatlong Israel. Ang ikaapat na Israel ay nangangahulugang sila ay nag-aaral ng katotohanan upang malugot na tanggapin ang pagdating ng Messiah. Kung gayon, hindi pa na pag-aaralan ng Unification Church ang katotohanan. Hindi sila ang ikaapat na Israel. Kung nais nilang maging ikaapat na Israel, kailangan nila ang katotohanan. Ang ibig sabihin nito, sinabi ko ito ng maraming beses. Inaral ng Israelita ang lumang tipan. At inaral ng Kristyanismo ang bagong tipan. Pagkatapos, pinag-aralan ng Unification Church ang Divine Principle. At ang inaral ng Cosmic United True Kingdom Federation, ang Truth of Cosmic Truth. Kung gayon, ang inaral ng unang Israel ang lumang tipan. Ang ikalawang Israel ang bagong tipan, ang ikatlong Israel ang divine principle, at ang ikaapat na Israel ang Truth of Cosmic Truth. Kung gayon, hindi pa na pag-aaralan ng Unification Church ang katotohanan. Kaya hindi natin sila tinatawag na ikaapat na Israel. Ito ay isang suliranin. At sa wakas, pinag-aralan natin ang ikaapat na Israel. At dito, ang salita, ang salita ay nabuo na Holy Tenet. Holy Tenet. Pumasok ang Word Cosmic God. Ito na ang wakas, ang katapusan. Kung gayon ang makasaysayang tatlong matinding trahedya ng tao, ay ang Israelita sa tinahak nilang 4,000 taon, gayon man hindi nila tinanggap si Jesus. At kahit naglakbay ang Kristyanismo sa loob ng 2,000 taon, hindi nila tinanggap ang Diyos ng ikalawang pagdating. Paano naman ang Unification Church? Kahit sila'y naglakbay ng 40 taon kasama ang Diyos ng ikalawang pagdating, tunay na ama o ang tunay na magulang, tinanggap ang salita ng banal na Espiritu bilang magulang. Ito ang ganap na kasaysayan ng trahedya. At ang Cosmic United True Kingdom Federation, bilang ikaapat na Israel, ang hari ng mga hari ay isinilang. Sa wakas ay matatanggap nila ang hari ng mga hari. Ito ay mabuti. Simula ngayon, ang salita ay mabubuo upang ang Cosmic God ay makapasok. At sa wakas, malugod nating tatanggapin ang kaharian ng langit. Kung gayon, sinasabing ang Diyos ay bumaba sa lupa.
upang malugod nating tanggapin ang hari ng mga hari dahil makakamta ng ikaapat na Israel ang tagumpay laban kay Satanas. Kaya ang tunay na ama ay ang Unification Church ay kapareho ng ikaapat na Israel. Na nais talagang malugod na tanggapin ang hari ng mga hari. Pero gaya ng alam nyo, sinabi pa rin nila, ang salitang ito ay hindi ang Espiritu Santo. Hindi dapat ito ang truth. Pero sa wakas, ang kaharian ng langit sa mundo ay darating sa unang araw ng Mayo. Ang kaloob ng Diyos ay gagawa ng matatag na pagsulong, tanggap man nila ang salita o hindi. Gaano karaming tao ang maaaring magsimula para sa salita ng hari ng mga hari? Ang banal na doktrina. Sinabi ko na, gaano karaming tao ang tatanggap sa cosmic God at ang kaharian ng langit sa mundo ay matutupad? Kung gayon, para sa mga dumalo sa seminar ngayon, ito'y isang malaking himala. Sa lubos na matagumpay na pundasyon kayo'y dumating. Tinahak nyo ang landas ng Cosmic Holy Tenet True Kingdom Federation o Cosmic United True Kingdom Federation na tinahak ang landas sa loob ng 7 taon. Gayon pa man, hindi lahat kayo'y tinahak ito. Pumarito kayo matapos na ang salita. Isang biyayang maituturing ang matanggap nyo ngayon. Ito hindi rin mabuti kung hindi nyo nauunawaan ang halaga ng salita. Sinasabi natin na 4,000 taon ang tinahak ng mga Israelita, pero anong sakripisyo ang naranasan nila? Basahin niyo ang lumang tipan nang maunawaan niyo ang pinagdaanan nila. 2,000 taon ang tinahak ng Kristyanismo. Sila'y pinatay, pinakain sa leyon, pinaglakad sa mainit na bakal. Ipinatapon sila sa kumukulong bukal. Sa harapan ng mga tao, gayon pa man itinanggi nilang tapakan ng larawan ni Jesus. Sa ilalim ng ganoong sakripisyo, malugod nilang tinanggap si Jesus na ikalawang pagdating. Ngunit hindi nila matanggap si Jesus na ikalawang pagdating, hindi ba? Bakit? Hindi nila naunawaan na ang salita ay ang tagapagligtas. Akala nila ang Diyos ay isang tao. Kung gayon, itinuro ng mga Kristiyano na si Jesus ay Diyos. Ang krus ni Jesus ay Diyos. Kung gayon, hindi nila nagawang makinig ang salita ng Diyos sa ikalawang pagdating. Kung gayon, kung hindi nila napakinggan ang salita, dapat nila maintindihan na ang salita ng Diyos ang ikalawang pagdating ay ang Diyos. Sinabi ng tunay na Ama, sa loob ng 2,000 taon, saan man sa mundo, inihahatid ng mga Kristiyano ang salita ni Jesus at iniligtas ang mga tao sa lahat ng dako ng mundo. Kahit ang mga Kristiyano ito ay hindi maintindihan na ang salita ay ang Diyos, ito ang trahedya ng sangkatauhan. Pinagkalooban sila ng kaginhawaan ng banal na Biblia, hinihimok, at inihatid ang Biblia sa maraming tao, at lahat sila ay naliligtas nito. Ngunit, hindi nila naunawaan na ang salita ay ang Diyos. At ang Unification Church ay gayon din. Tinuturuan sila ng ganong paraan. Hindi tinanggap ng mga Kristiyano ang Diyos ng ikalawang pagdating. Ang ginawa nila ay isang sakripisyo. Tinahak ito ng mga Kristiyano ng 2,000 taon. Bakit hindi nila tinanggap ang Diyos ng ikalawang pagdating? Ganito din ang ginawa ng Unification Church. Hindi nila alam na ang salita ay Diyos. Kung gayon, hindi pa din nila sinubukang basahin ito. Kahit nabasahin nila ito, hindi nila tinanggap. Sinasabi pa din nila, amang pisikal, amang tao, amang tao. Ang ama ay labis na napagod at patuloy na lumuluha. Kung titignan ninyo ang anyo ng ama, malulungkot kayo. Siya ay 90 taon na. 91 taon? 91 taong ama na patuloy na pinamumunuan ang mga miyembro ng Unification Church at sa edad na 90, walang sumusuporta sa kanya. Lahat ng miyembro ay umaasa lang sa ama. Ang mga pumupuri sa ama, pinupuri lang nila para sa salapi, nakakalungkot. Para makamit ang karangalan, posisyon at ari-arian, tumidikit sila sa ama. Nakakaawa sila ngayon. Ito ay dahil hindi nila alam na ang salita ay ang Diyos. At ngayon ang salita ay nakumpleto na.
Ngayon kayong lahat, sa wakas, ito ang pagkakataon na maabot natin ang kalubusan sa pamamagitan ng pagdating ng salita. Sinabi ng tunay na Ama, lahat kayo'y tinanggap ang isang magandang pagkakataon. Sundin niyo lang ang salita at makakamit ninyo ang perpeksyon. Kung gayon ito'y mabuti. Ngunit sa pagsunod sa salita, dapat din itong sanayin. Ganun ba? Parati kong sinasabi, ito ang Tokyo. Lagi kong naikikwento ang pagpunta sa Tokyo. Ito ang kabaliktaran. Hindi ninyo maintindihan kapag sinabi ko lang na Tokyo. Ngayon, pumunta tayo sa Osaka. Ipagpalagay natin na iyon ang kaharian ng langit. Kung sasabihin ko sa inyo na pumunta kayo sa Tokyo Station ng alas 10 at wala kayo doon ng ganong oras, paano ko kayo isasama sa Osaka? Tama ba? Kung sasabihin ko sa inyo na bumili kayo ng tiket papuntang Osaka at hindi kayo bumili, at sumakay kayo ng bullet train sa ganung oras, ngunit hindi nyo ginawa, hindi kayo maaaring makarating sa langit. Ipagpalagay natin na ang kaharian ng langit ay Osaka. Ito nga ba? Sa katulad na paraan, ang sino mong sumunod sa salita ay makakamit ang kalubusan. Kung ganun, ito'y mabuti kung inyo lamang susundin ang salita. Dapat kayo pumunta sa Tokyo Station sa ganap na alas 10. Kung sasabihin ko na bumili kayo ng tiket papuntang Osaka, dapat kayong sumunod. Naintindihan nyo ba? Kung gayon, kung bumili kayo ng tiket papuntang Osaka, kapag sinabi kong sumakay kayo ng ganitong oras at hindi kayo sumakay tulad ng sinabi ko, di kayo maaaring madala sa lugar. Kaya sana intindihin nyo ito. Ang ibig sabihin nito ay dapat kayong sumunod sa pinapahayag ng salita. Kung sasabihin ko na magtipon-tipon kayo ng alas 10, sundin nyo ito. Bumili kayo ng tiket, bibili kayo ng tiket. Sumakay ng tren, dapat kayong sumunod. Kung gagawin niyo ito, makakarating kayo sa Osaka, ang kaharian ng langit. Kung gayon, hindi ito makakabuti kung hindi niyo susundin ang salita. Ito ay isang aral para sa lahat. Ito ang kaloob ng Diyos na kaligtasan na sinadyang maging lubos na tao sa pamamagitan ng salita. Ang Israelita ay hindi nagawang makinig sa salita ni Jesus. Hindi magawang pakinggan ng Kristyanismo ang salita ng Diyos ng ikalawang pagdating. Di nakinig ang Unification Church sa salita ng Banal na Espiritu. Ito ang tatlong malubhat makasaysayang trahedya. At ang Cosmic United True Kingdom Federation, bilang ika-apat na Israel na nakamit ang tagumpay, simula ngayon ang kaharian ng langit ay matutupad. Dumating kayo sa oras na ito'y matutupad. Gayon man tulad ng sinabi ko, sa oras na makamit natin ang kalubusan, mangyayari lang ito kung susundin natin ang salita. Malugod nating tanggapin ang kaharian ng langit. Gayon man kayo'y may makasariling pag-iisip, ideya, at kung sasabihin nyo na, hindi ko yung pinaniniwalaan, hindi ako maaaring makinig dyan, hindi kayo makakarating sa kaharian ng langit. Ito ay may ganoong kahulugan.